Among Diyos, nalasalangin sa pangalan ni Kristo ng aming Panginoon. Nagpapasalamat po kami at kami muli mong tinipon sa lugar nito upang mag-aral, makilig lang yung mga salita o Diyos, upang sa ganun o Diyos, hindi kami mapahamak at hindi kami mawalay sa iyong banal na presensya. Dalangin po na bigyan kami ng karunungan, katalunungan, buksan ang aming puso, upang sa ganun o Diyos, paunawaan namin ang iyong mensaheng ibig iparating sa bawat sa amin. At humingi rin ang iyong malingkod ng karunungan na itumula sa iyo. Ilagay mo sa aking puso at labi, kaisipan, lahat ng ibig mong iparating sa bawat isa sa amin. Maraming po salamat sa gagawin mong tanda-timala at ikaw lamang ang maging sentro at mataas sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo po ang bawat pang-inig ng iyong salita hanggang sa matapos ng gawain ito. Kung aming tamang dalangin sa pangalan ni Jesus, labi mo sabi ng Amen. Kung hindi po sa pangyayari ito, si Nehemiah po, ang trabaho niyo po ay tigapag-serve ng alak o pagkain sa hari. Yan po ang trabaho ni Nehemiah. At bisan po mayroong tumalaw sa kanila, sa palasyo ng kanyang mga kababayan, at kinamusta niya ang Jerusalem, ang mga tigahuda. At ang sabi ng mga kapatid niya, sabi niya, naku, talunos-tunos ang kalangayan ng ating mga kababayan doon. Sapagkat hanggang ngayon, sira pa ang muog, pater, sira pa ang sinunog, sunog pa rin ang ating mga bahay ng ating mga kababayan doon. At sila ay nangalat at sila nga po ay naging alipin. At doon mga magulang kapatid ng mali, inahimaya sa mga bagay nito. Siya po ay nanalangin sa Diyos. At nagkaroon siya ng kabigatan at ang sabi niya, Panginoon, loobin mo po na ako'y makapunta ron at ibalik muli ang mukog na nasira, nawasan, at muli ibalik ang mga ating mga kababayan sa bansang Jerusalem. So doon po makikita natin mga kabuhay kapatid sa Nehemiah po isang ordinaryong tao na nanungkulan sa isang hari, pero ano po, siya po ay mayroong pagmamalasakit sa kanyang bayan. At dito po pinagpala siya, pati ang mga gobernador, pati ang mga hari, humingi siya ng sulat na kakailanganin sa pagbubuk muli ng mukog ng Israel. At doon po, mga magulang kapatid, nakuha niya ang divine favor ng mga tao, divine favor ng Diyos. At doon po ay nagbalik niyang muli ang kanyang mga kababayan. Siya po ay pinagpala muli at binuo ng Diyos. So mga magulang kapatid sa Panginoon, ano po ba ang mensahe gusto iparating sa atin ng Nehemiah na ito? Ang mensahe na ibig parating sa atin. Okay, ang ating title po ay pinamagatang kong qualification of a good leader. Ano ba yung mga katangian ng good leader? Pinahimaya po is a good leader. Amen? Pero ano ba yung mga bagay na ginawa niya? And I believe na tayo po dito ay mga leader ng ating tahanan, ng ating pamilya, ng mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos, even the ministry, ito po ay leader na namumuna upang dalhin ang bayan ng Diyos sa Panginoon. Amen? Tayo po ay mga leader. Amen? Sa pamilya natin, mga magulang, nanay at tatay. Tayo po ay mga magulang na dapat dinilig ninyo ang inyong pamilya, pinamamahalaan, patungo sa buhay ng mga hanggang at nilang po yun pagpalain ng Diyos ang ating mga ginagawa. Okay lang po ba yung mga qualification ng good leader? Number one, a good leader must have a vision. Merong pangarap, merong gustong marating. Yan po ang isang leader. Amen? Na ito pong vision nito, ito po yung vision ng Panginoon, ang sabi ni katulad po ni Nehemiah nung ipalita sa kanya ng kanyang mga kababayan na ang kanilang lugar ay sunog at sirapa, ang muog at ang mga pader ay wasa. Simula sila po ay lusubin ng kaaway ay hindi na po nagawa. Kaya itong si Nehemiah na naglilingkod sa hari, ano po ang kanyang kabigatan? Sabi niya, ganun ba? Hanggang ngayon, ganun pa rin. At hindi lamang po yun, nililibak sila. Ano kung alam niyo po ba yung nililibak? Pinagtapawa na. Kinukutiyak ng mga kalapit bayan. Ah, dahil kilala ng mga tigabuta o mga Israelite ay pinapagdubayan ni Yahweh o ang Diyos nila ay buhay.
Pero sa pagkakataon ito, hinayaan ng Diyos na sila po ay mahukbong ng Babylonia para lang sa ganun ipakita na sa Nako. Dahil ang mga Israelita po at yung mga Huda ay ano mo, lagi bumabalik sa pagkakasala. Amen? So, a good leader must have a vision. Ano po yun? See the need of the means. Kailangan makita niya yung see the needs of the ministry. Makita natin yung pangailangan, kung may pangailangan, pang sira, ang pang dapat gawin. Sa ating pamilya, ang pang dapat gawin. Diba ba? Wala ba tayong nakikita ang problema? Wala ba tayong nakikita ang pangailangan? Alam niyo po, kaya daw maraming Pilipino, maraming tao na pepe pagkat hindi sila nagpaplano. At hindi sila nagsiset ng buong sa kanilang buhay. Amen? Kaya sa bandang huli, no, sila po ay nagsisisi kapag sila ay matanda na. Hindi nila pinlano ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya. Wala ba kayong nakikita? Even in the ministry, mga magulang kapatid, wala ba kayong nakikita ang pangilangan sa ministry? Walang ang magagawa. Amen? Tingnan niyo, sino ang kumaganap sa simbahan? Puro mga kabataan. Alam niyo po, meron fellowship kasi yung kahapon, Sabado, may fellowship ang mga kababaihan at katatayan sa church, sa Malugina. At ako nga po yung naging guest nila, speaker, o, chinalis ko ang mga kalalayan katatayan na ano. Tingnan niyo po, hindi niyo ba nakikita yung needs na sa church? Wala tayong nakikita na gumagawa ng simbahan ng mga nanay at tatay. Hinahayaan natin ang kabataan. Diba? And I believe na tayo kung mga nanay ay mga katatayan, alam ko po na may marami tayong kabisihan sa bahay. Lalo-lalo po ang mga kananayan. Pag-aalaga ng bata, pagluluto, pag-aasikapan sa asawa, pagdilito ng bahay, paglaba. Diba? Hindi naman po inaalis ng Panginoon niya. Preoccupy tayo masyado ng mga bagay dito sa mga. Pero alam po, dapat po nakikita natin ang pangilangan din sa ministry na dapat natin pagtuunan ng pansin. Amen? Kaya kung mga magulang kapatid si Nehemiah, isang ordinaryong tao, isang namimilbihan, isang alipin ng hari, pero ano, nagkaroon siya ng kabigatan. At kung po mga magulang kapatid, pinagtubayan siya ng Diyos sa kanyang adhikain at sa kanyang mga nakikita pangarap sa buhay. Amen? At hindi naman po yun, na kailangan makita natin na mayroon pangailangan ang tao. Amen? Ministry. Pag-deserve the Lord. Yan po ang kailangan natin. Ang contender, kailangan malayo ang tingin niya. Kailangan ma-experiensado siya sa mga bagay na darating. Pinaghahandaan niya yung mga bagay na darating. Di mo ba? At ako yung naniniwala sa mga nanay at tatay na sila po ang leader ng ilang tahanan. Na dapat na nakakita ng mga pangilangan, dapat na nakakita ng pag-aayos sa kanilang tahanan. Kapag sila ang inatasan ng Diyos para mamuna sa kanilang tahanan. Hello? Ay mo ba papayag na mas matalino ang anak ninyo kaysa sa magulang? Hello? Payag kayo? Hindi. Hindi. Pero bakit inahayaan natin? Tignan nyo, kapag dalo, ayaw mo ng mga kabataan kasi sila ang dapat na mamunay. Ang mga kananayan katatayan, anong ginagawa natin sa church? Nakawakul lang. I-assign mo sa mga ministry o mag-assering ka o mag-mabiling prayer ka kung ma-absent sa church, sa fellowship. Pag in-assign mo nagtuturoan o mag-mabiling prayer ka, ha? Sino ba? Inahayaan natin sa kabataan. Nakita na kayo ng balang naglumpatay sa mall. Kasi meron ko ito ipabili sa mga muna. Di ba? At yun po ang nangyayari, kadalasan, tayo po ang ano, nakakasunod ng ating mga anak, tayo ang nakokontrol. Hindi natin tinatayuan bilang pagiging leader, bilang pagiging magulang sa tahanan. Inuwabayaan natin sila. Di ba? O bakit dumukay ang anak ko na walang alam? Kasi ibigay na natin lahat. Hindi natin ginawa yung pagiging leader natin. Kaya sa Pilipinas, ang laki ho ng problema ng bansa. Bakit?
Dahil yung mga kabataan daw ngayon, ibang klase na. No? Iba na rong, meron na rong lighting, kaya ngayon, meron na ng culture, mga kultura daw na babaho na rin. Tama ito, hindi ho, iba daw ang kabataan, hindi ho ang mga magulang ang nagbago. Hindi ho ang kabataan. Kasi yung mga magulang ngayon, pinibigay, sige, para huwag lang magkulo yan, ibigay natin ang gusto niya. Iba ba? Kaya yung mga kabataan, dapat yung mga pangaral ng mga magulang, huwag natin kaliligtaan. At sinusunod natin ang mga payo ng mga nakakatanda sa atin. Dahil sila yung mas eksperyensado ng mga bagay. Dahil yung bumite, di ba? Kaya pinataguyod ang inyong mga magulang na palaki na pag-aral ngayon, nandito kayo sa estado ganyan, sino ang nagpursige? Sino ang nagtawid sa inyo para tayo ay mamuhay? Di ba, mga magulang? Amen. See the needs of ministry. See the needs of the people. Kailangan nakikita po ng isang leader ang mga pangailangan at kakulangan. Yung values na pahalaga. Di ba? Tingin niyo mga kabataan ngayon, hindi na nakikinig sa mga kaya ng mga magulang. Alam niyo po, mga magulang, very advanced ang isip niya. Oo, kang mag-tentex ha. Habang, kaya, nasa kalye ka, huwag kang mag-tentex. Huwag kang mag-ingat ka, lagi ko. Titingin sa kaliwa, kaka. No? Ganyan yung payo lagi ng magulang, kasi advanced nila. Pero mga kabataan, wala pa kong daman, kaya makablutan ang pera po ng mga writing in tandem, gano'n na. Di ba? Ganun mo mag-isip ang mga magulang, ganun mo mag-isip ang mga leader. Ahead kung mag-isip ang mga leader. Dahil ano, meron silang pangarap sa kanilang mga anak at sa kanilang pamilya. Sa kanilang, even sa kanilang business, meron silang pangarap. Amen? Ganun po. Kinakailangan isang leader. Sila yung mayan po makita ng isang good leader. Bakit po nakita niya yung pangailangan ng kanyang mga kababayan na kaya nagmalasakit siya sa kanyang mga kababayan. Nagpaalam sa sahari at sabi niya, magpapaalam ako sa inyo para gawin yung muog na nasira at ibalik ang aking mga kababayan. Sa ating pong pamilya, wala bang sira? Wala bang dapat buuin? Wala bang dapat gawin ng mga magulang para ibalik ang saya at sigla ng pamilya? Wala ba tayong burden about our family, about the ministry, na wala mong gustong gumawa sa upasan ng Panginoon? Ang tagal-tagal na po natin sa Panginoon, anong ginagawa natin? Dahil lang tayo nakapagpun. Amen? Ay, sa mapataan lang niya, tignan niyo, kinalis ko ngayon mo si Kero. O kayo, meron kayong alam sa pagigitara, meron kayong alam sa pagkatra, meron kayong alam sa pag-organ. Pero nasaan ang inyong mga, nasa inyong pag-ministry sa loob ng simbahan. No? May answering department. Yung sino ang tuturo ng children's ministry? Mga kabataan pa rin. Tingnan nyo, di ba? Anong ina-expect natin kapag bata, nagturo sa kapwa bata? Hindi natin ina-underestimate yung karunungan nila, pero yung experience na naranasan ng mga magulang ay kakaiba. Diba? Ito diba ang ibig sabihin ng good leader. Hindi po natin inahayaan, hayaan ko sila. Kaya nga kahit umuwi ng gabi, kahit umuwi ng madaling araw. Diba? Pagka minun yung nag-research po kami, yung mga sagot eh, no? Nag-research, ang nilisearch niyo? Diba? Hindi mo tinanong ako, sir. Diba? Nandun ako sa mga kaklase ko. Nandun ako may nag-iubiugan habang nag-reserve. Nag-party lang pala. At ang ilan niyo ang mga paalan ng mga kabataan ngayon? Nandun na sa party, sa mag-tetek. Pagpapaalam. Asan party na? Ayoko ba? Ganyan mo mga kabataan. Hindi na nakikinig sa mga matatanda. At ayaw na mga matatanda, ayaw natin gawin ang dapat natin gawin as a leader, as a mother, as a father. Ayaw natin gawin ang responsibilidad para ayusin ang pamilya natin. Nehemiah, kakaiba. Ordinary people. Pero ano, meron malasakit. Hello?